Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. More than just tech and tools, pag-uusapan natin dito ang buhay ng isang church creative behind the scenes and syempre, our faith that fuels it all. Tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Hello everybody! Welcome to the Black Shirt Crew Podcast! Hello! Palakpakan naman tayo dyan! Yay. Ayun, so ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. So if you are using camera, if kasama ka sa video prod, ikaw yung naglilipat ng slides, or you know, anything na media related, this might be for you. So we hope we can share some thoughts with you. Ayun! By the way, my name is Chris. Hello, ako si KJR from the video production team. Ako ulit si Shebby. And guys, we have here a very important guest. Yes! Sa wakas pumayag siya. Sa wakas pumayag na rin po kasi matagal na siya nakapuipila. Ako po si Kuya Alvin. O Kuya A tawag nila. Ayun, nice to meet you, Kuya. Nice to meet you. So, ayun, kamusta tayo? Since episode 1 and 2, we are at 3 na, no? Yes. May mga balita bilis, ba? Dami. Yung ano, sorry ah, nakakapanood ko lang yung sa pangalan nun? Olivia. Olivia Rodrigo. Hindi ko siya kilala. Olivia Newton dyan rin kilala. Oh. Sino yun? Ay, sino yun? Tanong physical. Parang masyado po kami physical. Matanda para doon. Sino yun? Yun, yung kay Olivia Rodrigo. Yung, ano meron doon, Chris? Yung may sa concert niya. Di ba, lumipad siya dito? Mm-hmm. Ayun, lumipad siya, tapos lumipad siya. Parang nalipad ang aming team. Ay, wait. Ba't na naman? May joke ako about airport. Oh, sige. Sige. Okay, joke daw. Kaso, naiya ako eh. Chef, sana bago mo sabihin yan, naiya ka muna. Naiya ka. Please comment nyo nga if happy or wanting. Ang daming angry reako. Gusto mo lumipad? Naiya daw. Sa mga hindi nakagets, naiya daw siya. Naiya. Hindi niya na daw siya share. Pasensya na po ha sa mga biro po namin. Later on, may mga games po tayo mamaya na abangan. Ang hindi tumawa, minus points. Joke. Pero ano ba nangyari kay Olivia Rodrigo? Oo nga. Teka bro, concert to. Yeah, concert siya. Tapos may isa sa mga nanonood na I think content creator siya, if I'm not mistaken. Then, nag-flash siya ng camera. Actually, hindi lang siya, kahit yung ibang mga normal people. Yeah. Like, most of the audience kasi. Di ba nga po, uso kasi yung Gen Z selfie, like yung 0.5. Mm-hmm. So, sa mga Gen Z dyan. So, binibidyo nila yung sarili nila during the concert, nagsising sila while ano. Pero, okay naman yun. Pero ang pinagkaguluhan sa Facebook is naka-flash. So, syempre, yung mga audience sa likod is hindi na makita yung mismong artist, yung flash na kasi nasisilaw. So, yeah. Anong take nyo doon? Ba't sila ganun? Sir, explain to us, what is 0.5? 0.5? Alam ko lang, grado namin. 0.5. Grado sa mga units lang sa college. Yeah, so yeah. Ano pa? Eh. Siguro yung mga ganun, parang kanya-kanyang trip na lang. And yeah. Ako kasi hindi na ako nanonood ng concert eh. Nag-aalaga na lang ako ng bata. Siguro yung ethical issues, di ba? Yung alam mo may nanonood, tas nakakasilaw yun. So important lang na maging mindful. Like, yes. Pwede mag-video pero without flash na lang din siguro. Siguro yung gumawa nun. Sa church may ganun. May ganun. Makasarili kasi sineselfie niya, binibidyo na nandun siya para ano to, ipakita na nandun siya at enjoying. Diba? So, probably na, baka rin na na-lost lang siya sa moment din siguro. Pwede rin yun. Hindi niya naalala na, may kasama, may katabi pala ako dito na sisilawan sila. Ganun. Ano pang balita? Ganda nun, no? Ay, may katabi mga balita. Kasama pala. Ay, yung bagong ano? iPhone? Bago na naman? Bago talaga yun. Pero hindi naman tayo bibili nun eh. So, yeah, may bago daw iPhone. So, mag-comment naman dyan, may mga bagong iPhone. Basta nakita ko lang, ganda nung camera niya. And iPhone, I think, 16. Naka 4K daw siya na 120 frames. 4K may sabi mga mo? Ano siya, hindi lang yun. May mga bago siyang buttons, like for easy control ng ano, camera. Photography. Button talaga. May bago siyang pindutan. Yeah, so we always look out for the new tech. Tingnan natin kung paano magagamit sa church. Yes. Pero pa rin naman siya. At the end of the day, kung paano magagamitin. Sana all meron. Yeah. So next week, may kita ko yan. Yeah.
Bonnie. Maganda pong ano ipagdasal yun. Yung mga ganyan. Ah, talaga. Tapos maganda rin na magkusa ka, mag-volunteer na okay. Ano, sagutin ang dasal. Yeah, so, tapos ay yung isa pang balita. Ngayon, yes. Mga brad, oh, sabi dito. Sabi niya, ano daw to? Philippine Star. Sabi daw, ngayon, ang dami daw nanonood ng mga podcast ngayon. Filipinos daw are tuning in. And sabi dito, surpassing other media platforms. Like podcast is very popular now. So, I think what we're doing is very good for churches that, you know, they can do podcast. We have audience for podcast. And it's a good way. Ba kayo, nagpa-podcast ba kayo sa bahay niyo? Like, super. Why siguro, podcast? Siyempre, Black Shirt Crew. Oh, kasi po, natatapos namin yung record, pinapanood pa ni Chevy. So, yung mga 100 views, kami-kami rin yun eh. Tulong-tulong kami. So, tulungan niyo kami. This. Kaya rin pala na may podcast. Oh, so 25 ako, 50 si Chevy. Pero bakit kasi yun ang trend ngayon? Is it a trend or dahil may mga magagandang issues na gustong pag-usapan, gusto i ano? Oh, or just for gaining yung kasi podcast naman ano eh, parang matagal na po siyang uso, trending like in sa sa mundo ngayon. It's just na yung news is about maraming Pinoy na ngayon ang nag-tune in sa podcast. Baka dahil mas accessible na siya ngayon, technology wise. Kasi basically, alam niyo ba yung iPhone, malinis talaga siya kumuha ng ano ah, ng audio ah. At basta yung room mo is tahimik. So yung mga ang daming Pinoy gusto mag-podcast dahil ano, for chismis lang, for pinapag-usapan nila yung napapanood lang nila sa YouTube. I think mixed din siya kasi 'di ba, mahilig yung Pinoy sa content, mahilig yung Pinoy sa balita. Actually free siya. Kahit sino na pwede mag-podcast sa Spotify. Yes. Babalak na rin ako. Joke lang. Free ba tong podcast natin? Ay, guys, free, by free, the way, free, free. Spotify pala. If you guys aren't familiar, pwede mag-comment doon ah. So, maliban sa Facebook or sa YouTube, yeah, pwede kayo mag-type ng comment doon sa which ngayon ko lately ko lang nalaman na pwede pala. Ayun. So, yeah, I think we can move on. Yes. No? Oh. Tama na balita. Tama na chismis. Ayun. Tama trending. So let's move on to our main topic talaga. I think many of you can relate to our topic, if not everyone. This is something that is familiar to us. No? Discouragement, failure, and mistakes. Ito po ay lahat tayo, ano tayo dito? Para ba? Anong term? Biktima? Or na-experience natin yun. So, may mga bagay talaga na accidental, hindi na susunod. Lack of preparation man yan, accident, ayun, dahil sa pressure, ganun. Pero, what's important is how we move from there, no? Kung anong gagawin natin. Yes, to bounce back. Ayun, so so bahagi ng journey natin ng pagkakamali ay kung paano tayo magre-react, no? So hopefully we can share something about our experiences mga ano sa mga pagkakamali in life ba to or in general or kung specific gusto, sa kung gusto mo in life okay lang. Okay na okay lang. Ne, pero yes siguro, ministry siguro ministry and ano siguro ministry life media related sa media naman tayo lahat nagtatrabaho and we all experience working sa mga churches natin. So siguro yung mga topic na mistakes, disappointments, paano ka natuto. Sure ako maraming maihahain si Sir A dito sa table natin. Pakiulit, maihahain. Maihahain. Tagalog. Maihahain. Sige, tara. Let's dive in na. Let's see how we can turn setbacks into setups for a greater comeback. Ayun, so let's start with that, no? Kayo po, sa mga kanya-kanya niyong experience, kailan niyo naranasan yung matinding discouragement dahil sa isang mistake nyo sa whether in the ministry or or specific to media, ano yun or kailan nyo naranasan yun at paano mo hinarap. Ayun, labasan na ng ano ng baho. Hindi naman masyadong mabaho. Okay, hindi naman. Sige, kanya-kanyang share ako siguro ano, media and ministry experience, mga kapalpakan yun, marami ako. Like I'm thankful lang na meron na naglagay si Lord ng mga leaders or mga boss sa life ko that are ano ba
that are kind to me and that are gracious enough to mentor me and hindi ginamit yung mga kamalian ko, weaknesses ko na para i-down ako, but they use that to motivate me sa aking work. Kaya ako nandito ngayon and I'm able to help then other team members ma-overcome yung mga yan. Pero siguro yung mga kamalian, may mistakes. Halimbawa, like as baba mga mag-charge ng mga batteries for shoot. Siyempre, mga gamit minsan imported galing sa US. Hindi ko naman alam dati na yung 110 pala sasabog pag sinaksak mo sa 220. So yan, nasasabugan ako ng mga batteries, charger. Kasi hindi ko tinitingnan kung 110 ba o 220. So kung ilang gamit na sira ako, tsaka ko lang na-learn, ah, ganun pala yun. Yun ang maganda kasi you're surrounded with people na isusupport tayo. Yun ang maganda, no? Na may mistakes kasi hindi natin ma-avoid yan, eh. Siguro sa team din, minsan nasisense natin dahil may culture na tayo, kilala natin, medyo down, may nagawa pala siya. Instead of pointing doon sa kamalian na nagawa niya, mas na-use yun to uplift one another para mag-learn pa, di ba? Mga ganong kapalpakan, di ba? Isipin mo sa yung Christian, bagong hire ka pa lang. Tapos mga kamalian mo, mga costly mistake. Isipin mo, yung gamit, gagamitin sa shoot, nakasira ka ng gamit agad para kututusin, fireable defense na, di ba? Pero yun, they've been gracious and very helpful sa akin during those times. And hindi lang yun, like, sa later in the years pa, like mga big editing projects, editing films, minsan nakaka-delete ako ng mga memory cards, mga files, edit na nung ka-team ko, tapos na-delete ko. Really? Kasi I'm trying to be inaayos ko yung mga file, make sure na naka-sort, tapos may mga madi-delete ka na recover naman. Na mahabang usapan, diba? Pero yun, di ba? Yung ganun, mga kamalian, pero the Lord has been faithful during those times. Kaya napapansin natin minsan, parang, bakit sobrang organized na itong leader ko kung ultimo pangalan ng folder, kailangan date, tapos may ano. Pero kasi in the long run, mapapansin mo, naku, pag hindi mo ginawa yun, lumalaki yung tendency na may mangyaring masama, may ma-delete, kahit yung, ayun nga, mabura. Bago ka na, Chris, kasi. Ako naman, maalala ko sa work ko sa during shooting, maalala ko yung rebound, yung sinushoot namin yung rebound sa Kalatagan. Ako kasi kumuha ng bahay doon, yung featured house, tapos ako kausap ng may-ari. So, feeling ko lahat na latag ko na yung mga gagawin sa bahay, yung area, lugar. And may isa akong nakalimutan, yung paglalagay ng ilaw. May night scene. Kulang yung ilaw, parang gusto ni direct na parang yung ilaw nanggagaling din sa moon. So, ang bibilis itong mga lighting crew, akyatan sa bubong, luma na yung bahay. Ako rin nagulat ako. Katabi ko yung may-ari, minura ako, nagalit, bakit daw hindi ko sinabi sa kanya. So, as in talagang na-discourage ako na talagang literally pinapaalis kami, in-stop yung shoot, and I talked to the director and yung executive producer na maghanap na lang ng iba kasi ayaw talaga, as in. Pero praise God dahil yung mistake is hindi yung napaalam. Hindi ko napaalam. Hindi ko inalam na yung night, yung detalye ba, night scene ito, so ano yung mga lights, lalaki pa ng mga lights, ang bilis ng mga, hindi ko napaalam na kailan umakyat. Nagulat kami na nandun na yung mga, siguro tatlo sila nasa bubong. Luma na yung bahay. So, pero na-resolve naman. Kaya Alvin, I guess ito na rin yung next question natin. Paano ka nag-react nung na-discourage ka? Nung basically nung nalaman na may kamalian kang malaki. Paano paano ka nag-react? Lalo na at pinapagalitan ka or Of course, I took it na fault ko talaga kasi dapat alam ko 'yon, pero dahil ang bilis ng pangyayari. Tapos whole day shoot na rin 'yon, gabi na. So those things ba, so inako ko and then nag-ask ako ng forgiveness dun sa may-ari ng bahay, kinausap ko, and good thing, yun sabi ko kay JR na maganda yung nag-grow din tayo sa mga mistakes at nakaka-bounce back tayo sa mga tao rin nakapaligid sa atin. Diba? Sakto, rebound. Yeah, we're shooting yung rebound that time. So importante yung mga sa team. I think
speaking of culture, now we really need to create culture within our teams, no? Mm-hmm. Yes, kasi yun yung meron tayong ganun understanding yung strength ng isa't isa. Opo. So importante talaga na hindi kayo basta you're banding together or coming together and then play or do. Mm-hmm. Importante yung may talagang part ng pagkakilala ninyo mas deeper pa. Yes. Tsaka hindi lang basta-basta ano no, parang hindi lang basta-basta react no. Yan yung kagandahan pag in the ministry tapos na may tawag dito paano ba may na-equip ng maayos yung members of how to navigate in these situations no. For you guys in your own church paano yung culture nyo when it comes to these situations, yung pressure, may mali, may paano hinahandle po yun? Reaction? Sa church ito, sa church. Apo, sa mga kanya-kanyang church natin. Unique. Reaction. Unique sa atin. Mm-hmm. Nye. Like, wow. React. And then siguro, maalala ko yung sa church namin yung dati, kasama ako sa, ano to, sa choir or event or sa praise and worship. Hindi pwede na nagkamali ka tapos pakiramdaman. Uh-huh. Importante talaga na alam mo na nagkamali ka, magsasorry ka, pag-usapan. Mm-hmm. Agad yun eh. Kasi tayo mga Christians, di ba, pinag-usapan and then we pray. Mm-hmm. And alam na natin yun. So yun yung isang unique din for us siguro or sa amin na experience ko na nagkamali. Akuin ko yan and then makorrect din, magpipray para di na mauwi. Buti naman, di ba, sinisisi sa iba yung mga pagkakamali mo. So, yun ang yun maganda kay. Pero yeah, sa mga small churches, kagaya sa amin, small church lang kami, of course, lagi may palpak during the service. So, I think, ano na rin siya eh, how you were discipled, paano mo siya gagawing better next time. Apo. Like, hindi naman siya life or death situation, mm-hmm. pero you always want to give the best sa iyong ginagawa. Mag-cameraman yan, mag-powerpoint ka man, tugtog. Dapat encourage mo rin sarili mo na to create and be better next time. So, dapat merong room for that. Room din for growth sa iyo personally. Okay. So, di ba, sa iyong profession, sa iyong ginagawa, kailangan gumagaling ka rin. Hindi naman palagi dapat na every time ano lang, okay, may palpak. Okay. Di ba, parang hindi ka nagle-learn. So, yes. Ganun din sa work dito sa AP Media. May mga palpak din na minsan may hindi ka nagawa na tama sa project, may na-upload ka na maling file. Like, okay, dito may mga mali din. Pero, yung nasaksak sa 120 yung 110 yung bulb sumabog. Yun. Sa audio. So, ang learning ko doon eh, lagyan na ng label mo talaga. Yeah. Diba? Ang tedious po eh. Pero kasi hindi mo pa. Mm-hmm. Yeah. Anyway, mga small preparations na yun, nagmamatter yun. Nagmamatter yun, no? Yes. Oh. Pero ano, nag-agree pa ako kay Kuya Jay na talagang do better next time, mag-excel ka, na tipong kahit nasa small church setting ka, hindi yun dapat hindrance na, ay, pwede na yan. Parang konti lang naman yung congregation na hindi naman tumalaking church or what. Okay. Pero yun nga eh, di ba, we have an audience of ones. Siyempre, si Lord yun. So, dapat kahit gano'ng kayo karami o kakonti. Yeah. Kumbaga, nag-worship ka, nag-praise ka ng talagang siya yung kaharap mo, si Lord. Mm-hmm. Ng, hindi ka putyo-putyo. Mm-hmm. Oh, kung yung thought mo, kung yung puso mo is nakafocus sa, wow, uy, nanunood si Lord sa siya yung unang makareceive na itong gagawin ko. I mean, I don't think ma-allow mo yung sarili mo na ano, yun nga, putyo-putyo lang yung ano mo eh, yung gawa mo eh. If yung actions mo naka-base sa praises of men, 'di ba? I mean, definitely may limit 'yan, may ano 'yan. Siguro din isang tip din, no. Let's say pag na-address na, let's say sa team, may isang pumalpak tapos idabit niya and major na discourage siya. Siguro sa mga members din ng team kasi may tendency na binabalik eh. Ah, ikaw nga, di ba yung gano'n? Ah. So, lalo siyang, hindi rin sisihan, pero more on pinaparemind sa kanya na to the point na inaalas ka. Okay na, no? Pero while eating, may isa dyan, yung mga gano'n. Mm-hmm. Kala natin fun, pero lalo tayong nagpapadiscourage. So, be careful sa words. Yes. Sa words. Yung words. So, sana, tayo mga Let's team, mindful. No? Pag napag-usapan na and nag-learn na, okay,
Move na. Allow the person to ano. Ganda ng comment ni Jeremiah, sabi niya, ginagawang stepping stone and ginagawa kang maging humble at responsible sa mga next action mo. Yeah, humble tama. Is a good yeah. word. Kapag na-discourage. Yes. Wag matakot i-admit na ikaw yung nakasaksak or ikaw yung... Ba't mo kasi sinaksak? I mean, nasaksak ko sa 2 and 3 or 1. Kanina pa yung saksak na yun. Ano ako? Natatakot ako. Lumayo ka konti. Small things, yeah. So, okay. And ano lang, no? may nag-appear lang sa thought ko na iba din yung... paki-edit. Video editor. So, may nag-appear lang sa thought ko na iba rin pala yung way ng pag-handle ng mistake in a ministry when you're a leader versus you're serving under a leader. No, iba yung, paano ba, yung receiving end na matatanggap ng leader pag may malaking kapalpakan na nangyari sa team. Mabigat yung compared to I mean depende din sa leader, pero when a leader tries to correct a behavior of a member, more on ano siya eh, paano ba, what's the term, I guess forgiving. Na parang okay, next time we can bawi tayo, ito yung gagawin mo. Pero pag yung pastor, yung higher level parang pastor, alam mo yan bro, parang sandwich method yung pupuntahan niya na naman. So ayun lang, na nag-appear lang sa thought ko na nga pala, handling mistakes, iba rin yung bigat sa leader versus handling mistakes as someone who's starting who's serving under a leadership. Ayun, so I'd like to ask lang, no, in your past failures, ano yung mga mabibigay natin na lessons? No, I think it's very important that they hear mga sense na mabibigay natin. Lessons na natutunan natin from past failures na nag-improve sa pagiging volunteer mo in the media ministry. Siguro hindi man like based on my personal experience, because ayun nga eh, sa ngayon personally konti pa lang yung church media experience ko since kakaano lang namin, pero hindi talaga maalis sa utak ko yung ginagawa nating media ministry. Spiritual siya, na though hindi siya yung front, like yung nakikita, like lagi tayong behind the scene, behind the camera, hindi na-recognize, pero spiritual siya, kaya kahit na nag-fail ka, like yung failure na yon, hindi dapat siya behind the scene lang, or yung mistake kapag gagawa ka ng mistake, hindi lang dapat siya ano nilalagay sa lalo ng carpet, like hindi dapat siya behind the camera or behind the scene lang na hindi nakikita, hindi in-acknowledge, brush ganun. Under the rug, yung tipong kahit hindi tayo nakikita, i-admit mo na down ka, na discouraged ka, na nagka-mistake ka, para makabangon ka uli. Kapag sinashrug off mo lang, mas dalong bibigat, mas dalong magbibuild yung thinking mindset mo na nasa media lang naman ako, di naman yan kita or di naman yan pansin. Eh yun nga, di ba, si Lord lagi ang audience natin, so nakikita niya yon, and may effect yon in the long run. Hindi nabibuild yung ano mo, passion for excellence. Yep. Iba din yung ano, may teachable heart ka. Kasi ano eh, ayun ko, nung mga times na hindi pa teachable ang heart ko, every time na magkakamali ako, feeling ko, gusto ko na, ayoko na, gusto ko na tumakbo, lipat na lang ako ng ibang church, parang nakikita nila ako. Hindi ko maraming makaka-relate dyan. Lipat na lang ibang church. Lalo na sa camera, ay nako. For example, syempre volunteer ka, not necessarily hinihingi yung sobrang galing na skill set, no? Yan yung kagandahan naman sa church, kasi willing to teach, no? So pag nagbibigay ka ng position sa mga volunteer na wala pa talagang know-how sa kahit ano, lalo sa camera, yung tawag dito, yung hindi, ano ba, anong angle, ano, paano ba hawakan tong camera na to? Selfie mo na lang. Oo.
Paano ba i-on to? Ay nako, sobrang ewan ko. Nung ano ka sir, nung sa Synergize, sobrang stress na stress ako nung first day. Kasi ano, ayun nga. Pero diba na-enjoy mo naman? In-enjoy ko siya. By the way guys, although sa media, ayun nga, kaya nga Asia Pacific media. Although dun kami, pero sa side na yun, actually hindi ako magaling talaga sa camera. It's my first time holding a camera nung disclaimer na. Okay lang. Pasensya na sa mga shots ko na alam animation yan. We learn as we go. Pero I made sure na any comment that I would receive, no. Hindi ko allow na yung emotion ko pangunahan ako. So get the message, get the comment, get the feedback. Then try that's to improve. That's the right attitude pag nagsaserve ka sa ministry. Opo. Kailangan you get feedback and huwag mo damdamin yung comment or feedback ng mga mentors mo and the people around you. So siguro isa natin, din as a team din, maganda rin, di ba? Minsan kala natin, uy, okay, na bigay nyo, maayos. Pero siguro pag leader ka ng team, nandyan yung, di ba, you evaluate each other, kumusta, let's say, after nyo na isang Huddle. Service, di ba? Mm-hmm. So, allow yung space na yung magsabi, may ano na encounter mo. So, para in a way na trusting each other din eh, magsabi din yung members or yung sa team na kuya or nagkamali ako dito. Pero hindi halata pero inadmit niya. So may room for growth din. Yes. So siguro always keep in mind na after nyo ng isang production or even just playing as sa worship, may time na evaluation din eh, di ba? That's good. Yes. Agree. Nung Synergize, meron din na nag-gather tayo, na nag-huddle for, tama ba? Nung, I think, nung mga breaks. Yeah, that was very important. Yeah. Lalo na sa technical side. Yeah, yeah. And assess nyo rin every, pag may time, assess every group. Yeah, so before we continue, no, guys, thank you again for staying with us in this podcast. Yes. We hope you're really getting something sa ano na to, usapin na to. And we'd like to check muna, no, sa comments natin. Buhay pa ba tayo? May mga nanonood? Please share. Shout out sa mga nanonood. Yeah. Shout out kay Jeremiah The Door. Very active siya mag-comment. Sinabi siya dito eh, sabi niya, I experienced daw yung nag-post siya sa page nila. So, siguro church page. Mm-hmm. Hindi niya hiningi yung approval ng media head. Though valid naman daw yung reason niya kasi malilate na yung post. But still, mali pa rin yung action niya. Mm-hmm. Grabe ka, Jeremiah. Nag-gawin yun. How dare you? Ano nga, okay din na. Okay lang yan, Jeremiah. Na-acknowledge. Yeah. Important pa rin na i-consult mo kahit parang malilate na. Kasi parang ano mo rin yun, mistake. Yeah. Pero in reality, yeah, standard talaga. I salute you, Jeremiah. In-own niya yung... May ganda ng comment nito. Johnson Lee. Hi po, Kuya Alvin. Yun lang. Hi, Sir Johnson. Shout-out ka, Kuya A. Yeah, yun lang comment niya. Parang ang hirap pala ng discussion, no? Parang kasi disappointment, encouragement. Ang hirap gawin encouraging. Kasi sanay tayo, pinag-usapan natin. Yung always happy and... Yes. To discourage, man. Meron pa ba tayong comments? May comments. May mga tip. May comments si Prince. Sabi niya, halo. Kayo, halo. Guys, dyan pa, may mga tips din kayo na, di ba, paano natin mas yung as a team or an individual, maka-rebound siya yung, di ba? Balik siya. Yeah. Share niyo din kami kasi important na you know kanya-kanyang churches natin may mga unique ways tayo in solving things. Kultura sa ninyo culture, as a team, paano dynamics nyo. Iba-iba ugali. Diba? Paano nyo ina-address yung mga ganun? Kasi may mga members tayo na sa team na tahimik na lang pero alam mo, although hindi naman pansin, diba? Pero maganda yun. Ma-encourage na mag-open up and mag-say sorry, akuin yung mali. Yeah. Diba? Actually, sa ano rin pala, sa tuloy natin yung kwentuhan, sa pag-leadership role,
yun nga, maging careful ka rin sa pananalita. Mukhang natutunan ko yun sa ministry na may mga time na nag-correct ako ng tao pero maling words yung ginamit ko. Like may naalala ko nun, share ko ba? Basta sinabi kong ang ginamit kong word na term ay huwag ka pong magbumura. Hindi, hindi yung mga nakalimutan ko yung not committed. So sabi ko parang hindi ka kasali kasi hindi ka committed. Parang hindi ka committed. Parang pero ano naman siya, alam ko may relationship namin. Yung pala dinamdam nila masyado yun na di pala committed. Di lalong hindi ako attend. So yun, hindi ko na mababawi yung time na yun. Kahit anong sorry mo, syempre, na-hurt na siya. Kaya nga, di ba? Lalo na pag immature pa, di ba? Pag may ina-address tayong mali sa tao, hindi agad diretso yung gano'n. Tignan muna natin yung ano yung magandang contribution niya, nagawa niya, and then saka natin pumunta doon. Sandwich method. Nurturing dapat. Nurturing. Yeah, tsaka mahirap mag-feedback sa tao. Kung wala, mahirap mag-feedback, magbigay ng tamang feedback sa tao or correction kung wala kayong relationship. Pag di mo siya kailangan. Siyempre, lahat, I think lahat ng sasabihin mo, I think will be offensive. Yeah, okay, yeah. So, bigat din ang pinag-uusapan natin. No? Paano natin paano tayo maka-rebound dito? Alam ko na. Maka-rebound tayo dito. Gawin na natin yung game na sinabi natin sa kanila. Wow, may game ba kayo? Wala namang game dati ah. Wala. Actually, first time natin dito. Something new. Dahil andito ka. kasi usapang trending eh. So, ano ba mga trending? So, lately guys, no, may napapanood kayo ng mga filter siya sa TikTok na Doremi. I'm pretty sure alam niyo na 'yun. Ang dami-daming tawag dito, content creator na gumagawa ng filter na 'yun. And we'd like to do this here then. Pero sino yung sakripisyo? Sino yung gagawa? So I think gagawin lang namin 'to sa live kasi sa record, sa edited baka tanggalin namin 'tong portion na 'to sa edited version ng podcast. Ano yung Doremi? Bonus 'to dahil nandito kayo. Doremi pa sola. Ah, kanta ka lang. Dapat ma-match mo yung audience natin, live audience. Oh, ayun din. I think i-comment niyo sino sa amin yung makakatapos ng challenge. So si Alvin, si Chris, JR, or Shebby. Sino sa tingin nyo sa apat yung makaka-accomplish? Teka, lahat tayo gagawa. Lahat tayo gawin natin. Pero isang try lang ha. Mag-volunteer ito. Okay, sige. Si Shebby ata una gusto mag-volunteer si Shebby. Siyempre ang ating first time here. Pasahan. Ayan. Sige. Gagaling mag-tulong yung pulos. Paano? Practice nga tayo? May daya yun eh, yung Okay, so paano ko malaman na stop na? Hindi, kung sino may pinaka pagtapos na kami tumawa. kung sino may pinaka maikling oras, siya yung panalo, syempre. Maikling oras. Kasi, yun eh, wala namang time limit eh. Okay, so nasan? Okay. Do ay pumasok eh. Si cellphone ha. Do kami naman. Ayaw, hindi ko mapasok sa bilog eh. Do ayan. Do guys, kabuang to. Kabuang. Do. Tama na, ikaw na Chris. Wala, hindi ko magawa guys. Sorry. Ang lamig na studio namin, pero pinagpapawisan kami. Agaw, Chris. Ano to? Paano to i-reset? Ang hirap niya papasukin sa butas. Okay. Paano to? Ayan. Ilapit mo sa face. Yeah. Do. Do re mi re. Malapit na. Magaling, competitive. Ayan, ito ang pambata natin. Ang OPM ng APM. Pambato. One Punch Man. Ano ba to? One Prod Man. Stop. Ready? Do! Andaya! Okay. 3, 2, 1...
Guys, no, I spoil it. Na-take to ka na. Do... Do... Re... Mi... Re... Anyway. Finally. Yeah, finally. What we've all been waiting for. Pakiklosan po yung camera. Pakizoom in sa buha. Sound effect. Dadadan. Yan na. Pakizoom in sa buha. Silence, please. Sige, Chef. Go, Chef. Do... Re... Do... Re... 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 Do... Re... Sabog. Wala mo nakagawa, pasensya. Hirap pala yan. Mali yung nag-design ng app. Sira yung app. I think si Chris naka hanggang Mika. Mukhang ano eh, parang hindi niya malaman yung Dore. Ay, makasama. Nung practice, okay. Kailangan tayo mag-practice. Iba yung nakita, okay, Moira eh. Next. Back to... Speaking of mistakes, anong favorite mong mistake? Ayun yung Dore. Anong favorite mong luto ng mistake? Ayun, kinuha. Ang bilis ha. Ang paborito ko, yung syempre yung medium rare, yung raw, siguro yung mga mistakes na pilit nating improve sa sarili natin, pero lagi tayong na disappoint na to the point na na-discourage na tayo. So paano natin yun, ano yung way natin na para tayo mismo ma-uplift tayo or ano, diba? Yan ba yung para kanino ka bumabang? siguro ako, kaya importante din meron tayong mentors or kumbaga accountability, di ba? Ah, yeah, person na, kasi kung tayo lang, mga mistake, general mistakes sa life siguro, hindi tayo makaka-move on eh pag tayo lang. Yes, ma'am. Di ba? So, thankful ako sa mga friends na, or friend na, lalo may mga, yung spiritual father, ganun. Mm. Dahil sila yung nag-push sa'yo. Yun. So ganun din, nagagawa mo rin yun sa iba. Kasi well, nobody's perfect, di ba? So, yun yung finding ways din na for us and through other nakapaligid sa atin na tulungan tayo. So the question is, paano ka bumabangon? Sa mentally. Para kanino ka bumabangon? Mentally, spiritually. Pagkatapos ng malaking pagkakamali sa... ano, sa service, ganun. Mm-hmm. Sa ministry nyo. Mm-hmm. Well, kapag na-discourage ka kasi, ano yan eh, merong two possible results, diba? Una, pwedeng ma-down ka, ma-frustrate sa sarili mo. Pero pangalawa, pwede ring hindi mo, katulad ng sinabi ni Sir A, mag-act ka as if unbothered ka. Mm-hmm. Like, hindi ka nagkamala, hindi okay lang yan, tama yung ginagawa ko. Like, mag-act ka na high and mighty ka. Mm-hmm. So, of course, yung both results na yun, dangerous yun sa mental and spiritual health natin. Mm-hmm. So, kapag sobrang down ka, syempre, maapekto yung mental health mo, spiritual mo. And, delikado rin yun kapag feeling arrogant ka na hindi mo na-acknowledge yung mali mo kasi hindi mo na-acknowledge na may mali sa'yo, nagkamali ka. Oo, diba? Kasi pwede ring maging result, maging cause yon ng broken relationships within the team, sa church media team. Kasi, hindi kayo, pride. Pride. Mm. So, mahirap siyang iyan talaga pag may pride, tsaka hiya ka. Pero I think, sabi kasi dun sa question, like, ano yung practical way para makabangon? Mm-mm. Ano pa rin? Prayer. Kumbaga, prayer is practical eh. Hindi lang siya, spiritual siya, pero practical siya. Yes. So, of course, you have to pray kapag sarili mo apektado na encourage ka ni Lord, di ba? Ipakita sa'yo na yung mga nagawa na niyang good sa'yo in the past, i-remind ka niya. And kapag within the team naman na meron kang naapektuhan, pray for forgiveness, pray for humility, na hindi mo sila parang, hindi mo isipin yung sarili mo na mas mataas sa kanila. Yeah. Mm-hmm. And syempre, talk about it kapag may ibang involved. Ang hirap din kasi, ako po personally, mas nadi-discourage ako kapag meron akong nadadamay na ibang tao due to my mistake. Same. Kasi kapag sarili ko lang, medyo kaya siya. Like,
hindi siya, medyo madali siya in a sense na kasi ako lang yung naapektuhan. Yeah. So kaya ko siyang parang iyan din sarili ko. Pero pag iba, medyo nahirapan ako due to hiya, number one. Kasi syempre, shameful nga naman kapag, di ba, pag nagkasalanan ka, shameful talaga yun. So, yun, ang inano ko talaga, I pray for courage na i-acknowledge ko yung mali ko and i-confess din sa iba and lapitan yung iba kapag may na-hurt ako due to my decision sa media team or sa worship team. Talaga i-acknowledge ko na lapit, kausapin ko siya. Kasi hindi talaga mare-resolve if may conflict and scold treatment lang kayo sa isa't isa. Sige po. Tama, tama 'yung sinabi niya. Eh sa, ang teams naman talaga, wala naman talagang perfect na team. So kahit saan ka pa pumunta, laging may problema at problema. Akala mo seemingly parang ang galing nung takbo ng team, ang ganda ng workflow nila, pero meron niya mga talagang problema na syempre kaya lang nila dalhin as a team. Na sila-sila lang nakakaalam. And yun nga 'yung grace eh, kailangan maging ano ka rin, give grace and extend grace to people around your ano, your teammates. Kasi 'di ba? Problems, mga problems sa team, mistakes, 'di ba? Sabi nila, behind every problem is a person. Yun ang natutunan ko sa ano, sa may natanan akong course before. Yun ang naalala ko ano. Kung isipin mo mga problema sa shoot, sa team, sa media team, sa church, lahat ng problema, may tao na talaga na ano. Correct. So pag na-pinpoint mo 'yon, then you can address yung problem. Maganda, mag-resonate lang. Maganda yung napipinpoint natin, especially sa team, no? Hindi yung very vague yung problem, yung apektado na lahat. Sana matutunan din natin yung yun lang, yung pinpoint yung problem or yung what's bothering you or us, para yun lang yung ma-address. Hindi yung nadamay na si ganyan kasi. Yeah. So, kaya para sa akin talaga helpful yung may isa akong sasabihan. Let's say sa team or sa like sa church, sa cell group or disciple group. And then yun din eh, may kasi minsan tama din yun kay Chevy, no, we need to pray. Pero may tao na minsan Lord, talagang nagsistruggle siya sa Panginoon na hindi yung kasi minsan ako sometimes sabihin ko, Lord, I don't feel to pray. So may way pa rin ang Panginoon to pull me back or because of these friends or these people na helping me. Kaya importante talaga na may mga friends tayo na accountability. Yes. Kasi minsan pag tayo lang, ang tendency, we pretend na I'm okay, pero file after file pa sa subconscious mo lang nilalagay. And then yan, prayer, minsan din hindi na rin kung yung prayer yung tama yung pinapag-pray mo. You're praying pero hindi talaga siya na-address. So something ganun. Sa akin po agree po talaga ako dun sa friends na part na there has to be a relationship talaga. Importante yun sa in anything, relationship is very important kasi basis ng relationship or love is, diba, is to give. So nagiging cycle yan, give, bigayan kayo, diba, reciprocate. And to work in a ministry full of people na you have to choose to love is a different step. Mahirap po siya gawin, pero it's something na that has to grow within the team. And because of love, because of relationship, ako sa akin, it makes me think na mahihiya ba ako aminin yung mali na to dahil nakahiya talaga siya, hindi ko siya aminin sa leader ko kasi nakahiya, or so ibig sabihin mas lumalamang yung kahihiyan ko compared sa pagmamahal ko sa team ko. Parang napapaisip ako na ganun, mas worth it ba na magtago na lang ako imbis na mag-grow na lang ako matulungan ko yung team ko, natulungan yung situation dahil mali yung nagawa ko. So these things, no, become more intentional and personal, na hindi na lang siya about getting out of a mistake. It's more on learning
from the mistake together. Iba ipagbag. Tsaka pag tinago mo, may tendency, like for example dito, may nagawa ako, nasaksak ko, halimbawa, again, sa 220 yung 110, tapos hinayaan ko lang, eh marami, may mga volunteers, hindi ko admit. So magtuturoan yan, sino huling gumamit? Yung intern yan, yun, diba? Susina to intern. Yeah, so, shout out. Might as well, di ba? Kasi ayaw natin makadamay ng iba or... Eh, damay mo na yung intern natin. Intern. Yun, so mga small things na, it matters talaga. I guess for the next question, ano yung cult, how do you develop yung culture? Gusto ko balikan yun yung culture. Nice. Na paano tayo nakakabuo ng makakabuo ng culture within the church media team where pag nagkakamali, na encourage sila na for growth. How do we form that kind of dynamic sa ano? Kayo ba sa mga kanya-kanyang team nyo? Yeah, ako siguro sa ano, very important yung discipleship. Again, there may mga leaders talaga na they are very gracious and they will love you despite sa iyong mga pagkakamali. And ako thankful ako na nilagay ni Lord again yung mga tao sa life ko na that have discipled me, have shown love to me during the times na tatanga-tanga pa ako sa ministry. Hindi mo na naandar ako. Para po kasing... Kailangan daw podcast. Thankful ako sa mga tao. Shout out sa mga leader, naging leaders ko. Love ko kayo. And yun. So I try to emulate that sa mga tao rin na nagiging ka-teammate ko. Na, yes, may mga mali sila, may mga mistakes. Pero hindi mo sila titingnan sa mga mistakes nila. You look at them for what they can become. Yeah, tama. And kung paano ka na-extend na ng grace, ganun din, gawin mo rin siya sa mga tao sa paligid mo. And ano ba? Room for growth? Again, may sagot ako niya kanina. Isipin ko muna. So, siguro din yung growth din. No? Kasi... hindi naman kayo agad nag-click, okay, yes. Let's form a team. Andiyan agad, di ba? So siguro, I think sa church ay maalala ko na meron madalas mag-banding yung team. Lumabas, may sariling Bible study. They go out of town. Or even kasi, yung mga interests or hobbies. Oo nga, kasi church. You really need to get to know each other. Yep. Eh, hindi yung personal na kasi ang nangyayari, ligawan or boyfriend. You know, it's deeper. You need to grow together, yun. Deeper yung knowledge nyo sa Word of God, why you're doing it. Ano ba yung mission din ng team ninyo? Siguro part din yun ng your building, yung culture nyo, dynamics. Kasi malaking factor yung team ninyo sa vision din ng church. Hindi yung tipong may team kayo, music team, kayo-kayo lang. Pero integrated yan eh. Yes. So, kailangan nyo mag-grow together na the Lord has put you together para, and part doon yung admitting each other, helping each other grow, addressing issues, especially una-una doon sa ministry nyo. Sabi nung boss ko dati, sabi, ang term niya, nung may tinitraining kami na media workers abroad, sabi niya, ano daw, English yung pagkakasabi niya, pero sabi, itulak mo daw sa pool, tingnan natin kung lalanghoy siya. So sa in the aspect of training, sa akin nakita ko yun na push the person the right way. Tingnan natin kung kaya niya mag-adapt, mag-learn. Siyempre, pero hindi naman sinabi ni boss, hindi ko na sasabihin ko sinong boss, pero sabi niya, hindi niya ginamit term na let him drown. So, tingnan natin kung kaya niya lumangoy and then tulungan natin kung sakaling nalulunod na siya. So, I think it's the right way of pushing people, training. Siyempre, part na rin dun yung making mistake. Yeah. But yeah, let them figure team out. Team building. Part parang, feeling ko nga, kung isipin ko, ganun din yung ginawa sa akin sa ministry. Like, hinayaan akong magkamali, hinayaan akong maka-experience ng mga pagkakamali. And then, na-learn ko rin yung mga dapat gawin later. Maybe we could see from the comments ano yung mga na-share nila about... Oh, yun, dahil magandang comment. Yeah, si ano, sabi ni Sir Mark T, strive for excellence, not perfection. God wants our best. Yes. Only God is perfect. Yeah. Yes. Amen. Yeah. Excellent. Parang sarap maging boss si Mark, ah. Oh, nga, no? Bro. Nice to see you here, Mark. Bro. Mark. Mark. Hi, Kuya Mark. Hi, Sir Mark. Our boss, Mark. Kilala ko to. Oh, ito pala yung nanay ko. Sino? Comment nanay ko. Shout out mama. Hello po. Nasa TV na siya. Hello po. Nabili na po ba ni Chevy yung... Oh, basahin. Yeah, so, pinatungan mo nga.
Ano? Comment ng mama ni Chevy. Si Chevy po ay hindi nakikinig. Lagi po siyang pasaway. Hindi, joke. Sabi niya dito, be aware and careful din talaga sa mga sasabihin na salita. Madalas nagkakaroon ng misunderstanding. Ayan. Nako, Chevy. Wow. Si Chevy. Makinig ka, Chevy. Hindi ba tungkol sa akin tumama? There's something that I'd like to share as well. Something that tinuro sa... Ay, hindi. Na-share ko na pala. Never mind. nakwento ko na pala kanina. Kaya aminin ka. Pinapatawad ka na namin. Kung ano man yan. And siguro isa din, no? Pag nag-open up din yung members natin or yung team, wag din natin, kasi lalo na, let's say, albawa, Kuya JR, at hindi niya ipagkakalat din yun. Pinapost niya lang iba, sa Facebook. Kasi may na-experience ako na... Yes, confidentiality. Oo, sa prayer, sinabi sa prayer, parang, so lahat ng mga members, nagtataka naman, tinanong ako, ano ba nangyari? Dapat hindi niya. Sa prayer, nilabas, no? So, may mga leaders din na dapat. Aware. Diba? Oo. Alam kung ano yung mga... personal din or for the growth of the whole team or church, something like that. Kaya yung prayer ko habang nagpa-prayer tayo lahat, Lord, itikom niyo po ang bibig ni parang parinig na yun. Prayer, yeah. Baka ma-take. Ito, here's a question. Since we're nagbibitaw na rin tayo ng mga ways natin to cope well with this, ano yung mga strategies na pwede mong gawin para mabawasan yung mistakes? I mean, di ba? Kumbaga parang ano siya eh, mas better, yeah, prevention. Mas better yung prevention. Prevention than prevention. Prevention. Better than cure. Procurement. Procurement. Ano, tama. Oo nga naman. Pero, ayun, so parang in a sense ganito siya. How do we prevent mistakes? Ako personally, sinusulat ko, lalo yung mga bago. Let's say, may nagawa akong mali. Okay. Kaya yung mga volunteers or mga bago sa media or kung saan man, sinusulat nyo yung first time nyo narinig or correction, and then binabalikan mo yon. So pag nandun ka na naman ulit, meron kang kodigo na okay, ito pala ito, hindi ko isasaksak sa 220 ang 110. Yeah. Mga ganun ba? Simple na sinusulat ninyo yung mga kinorek sa inyo yon. Kaya isa yun sa tip or helpful sa akin. Labeling. Labeling. Yeah. Labeling ng gamit, no? Hindi labeling ang tao. Ay, iba po yan. Iba po yan. Ow. 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 I didn't mean it that way, you know. Yeah. Yeah, yung mga, even the little things, yeah. Labeling, cable management, guys. Mm-hmm. Cable management. Alam mo yung coating, basta once naging dalawa na yung kable mo, sobrang ano niyan, sobrang hassle na niyan ayusin. Yeah, even the little things we tipong kahit nasa media ka talaga nang hindi mawawala talaga yung pagsusulat. Very practical pa rin. Tipo akala mo lagi ka na lang magta-type, no? Kaya ano, I mean, na-appreciate ko rin yun, yung meron ka pa rin culture na mag-journal. Tama. Yeah. As in sulat, ballpen or lapis, hindi lang type. Kasi parang naminsan pag tinatype mo hindi tumatak sa isip mo. Yeah. I mean ako, ganun ako personally. Diba? Kahit, yeah, diba nga, kahit sa mga personal devotion natin, mas okay. Parang so tip sa amin ng pastor namin na i-journal mo, isulat. Huwag mo lang i-type. Lalo na sa mga technical na tao, no, sa media. Hindi, kasi alam na kasi yun na yun yung buong trabaho mo, eh, diba? Sana hindi maging ganun na lang, na burden na you have to do. Yes. Para makahinga ka din ba? Yeah, na-enjoy mo yung ginagawa mo. Siguro sa teams naman, siguro sa church media team, yung practice, rehearsal, tech rehearsal, those are very important. Correct. Yeah. But basta you will grow as a team together as you do it more ano ba, na palagi niyo ginagawa yung bagay paulit-ulit, pagiging yung repetition is very important. Yes. And pero kung leaders ka rin, kung leader ka rin as mga leaders, dapat ano ka rin, you assign task and delegate task na para magawa din ng teammate, na hindi lang ikaw lahat ng nang gagawa. And you have to accept the outcome of that, kung magpalpak man or mag-succeed, dapat you put trust sa iyong teammates para rin mararamdaman nila yung feeling na yung having that responsibility to accomplish something. So malaking bagay kasi yun sa growth ng isang tao. Yes. Alam nila na nagagawa nila yung mga bagay na akala nila ikaw lang makakagawa, yung mga leaders lang. May tanong ako, Jay, sa inyo, kasi may ibang leader. Sino po?
parang listening kay JR, yung let's say team tayo, no, may pumalpak ako, tapos yun yung ginagawa ko, tapos nagkamali. May mga leaders kasi iniikot, next time hindi na ikaw gagawa niyan, iba na papagawa sa'yo, ipapasa na dito. So anong take nyo doon, yung alisin, nagkamali ka, pero yun yung ginagawa pa, nagkamali ka, aalisin nyo, ilipat, tapos bigyan ka ng iba. Siguro na gano'n lang siya, nag-test lang ng mga ano. Baka kasi siguro nakita niya na yung skill na yun is not something that you like doing, or depende sa parang evaluation na rin eh. Skill evaluation na rin. Pag dinibdib mo kasi, ano eh, pwede mo siya matake in the wrong context na, okay, so, ano na, parang, hindi ako competent enough, parang ganun. Pero, yeah, leaders test their... Sinalala mo, sabi mo kanina yung nasabihan mo na, hindi committed ah. Kasi hindi nga natin alam eh. First time niya nagkamali. Siguro I would try, okay, first time niya nagkakamali talaga. Pero hindi ko aalisin sa kanya. Kasi how would he learn or she learn? How would she learn or grow? Kasi inalis na sa kanya, binigyan na naman siya, nagkamali. So my tendency, okay lang kasi ibigyan ako ng iba. Siguro po dapat with proper communication din kung bakit kailangang ilipat. Mm-hmm. Yeah. Kailangan magstay para malinaw yung intention ng leader. Kasi dyan talaga nagkakaroon ng misunderstandings pag lipat lang agad. So, naroon ako yung nagbo-volunteer mag-song so lead, pero hindi naman pang song lead yung boss. Nilipat sa ano, sa Asher. Dapat talaga maging honest. Kailangan yun. Hindi, may mga church people din na sige na lang ng sige. Basta kala nila, basta... Pero kasi kailangan parang, din nila tignan yung strength nila na gusto mag-join sa praise and worship team. Gusto kumanta, may mic kasi. Pero hindi naman niya, di ba? So, Brad, ramdam ko yung passion mo mag-worship. And because of that, I'd like to place you in the usher team. Kasi kaboses mo si Usher. Sebi Sisiksik ka bang ganyan? Meron pa? Marami siyang gusto yun. Gusto mo mag-intermission muna? Pang 30 pa lang. Hindi, pero ano, sa akin, strategy. I-integrate mo sa weekday task mo yung gagawin mo sa weekends. I mean, sa Sunday. Like, if ano ka, worship lead, or media lead, kumbaga, aside from binigay sa'yo na task or aralin ng leader mo, magkusa ka rin na mag-learn by yourself, di ba? Yes. Maraming contents dyan. Proactive. I mean, kung technicalities lang yung pag-uusapan. Tsaka prepare yourself din within the week. Di nga, personal time with the Lord. And ako parang halimbawa, nanonood ako ng mga YouTube videos. Kahit, hindi rin every Sunday, kahit ito pag tuwing mag-work ganyan before. Like, since may bagong project, bagong edit, parang meron na akong maisip na idea, nagwa-watch ako ng mga other contents. Pero yun nga, integrate tsaka coordinate. Integrate and coordinate. Coordinate with your team members. Maximize yung team na meron ka, yung teamwork. You don't have to do this alone. Yes. Kasi ang hirap talaga nun. So, kailangan mong kausapin sila na ito yung task nila. If yung binigay mong task is feel nila hindi pa nila kaya, sabihin nila sa'yo, magkaroon ng open communication. And last is, i-appreciate mo yung team mo. Yes. Important yun. More than sa mga failures nila, mistakes nila. Celebrate. One way na makapag-make ka ng room for growth is appreciate them pa rin. Makausap mo. Yes po. Nice. Pero ayun nga. Yes, I appreciate your mistake. Hindi, more than nga. Pero ayun po, isa yung kasi sa na-learn ko rin dito sa office, sa AP Media. Like, alam ko sa sarili ko na hindi ako sobrang skillful. Pero na-appreciate ko si Sir JR kapag niremind niya ako na you did a great job, ganyan, na okay lang, I'm proud of you, nakiyak na ako. Pero, hindi ko malala na sinabi kong I'm proud. Okay. Binaboy. Pero yeah, that's correct. Important po yun. Naboboost po yung ano ko nun, yung motivation ko nun. Sabi ni Shelby pag natabi ako. Na-electrify.
appreciate you. Hindi, ayun. Parang may, hindi, pero may ano siya, yung power na, yung super saiyan. Pero sa actor rin, in line, ano, sure, ngayong October. Oh. Di ba ano ngayon, Pastors Appreciation Month kayo October. So, appreciate your pastors, your leaders, di ba? Maganda yan na we should learn how to appreciate and sabihin talaga directly after every may na-accomplish, no? Kasi hindi nating kultura sa Filipinos magsabi eh. Yeah. Kasi para po kasing cringy or awkward. Pag ako, nasasabihan ako, di ba? And sweet, of course, instead of palaki mo ulo mo, Lord, glory, Lord, thank you, at tinulungan mo ako nakita. Nagre-reflect din eh, di ba, na kung gaano mo kadalas pasalamatan ng Diyos, sa gaano mo kadalas pasalamatan ang peers mo. So, bro, thank you. Actually, hindi gaano kadalas, dapat natural na automatic sa atin, no? Bro, thank you, bro. Nalala ko na pag, pagbagong gupit, anong sasabihin natin? Pangit nga nagpag-gupit. Ano? Grabe. Joke namin sa office. Aray ko. So, tayo sa team natin, ano ba yung kultura natin? Yeah, we appreciate each other, di ba? We appreciate you, Kuya E. For you. Na hindi siya, na off-guard siya. Tsaka nagbabanding tayo, we go out for a coffee, di ba? Karaoke, di ba? Yes. Okay. Sing, super sample. Nag-joke tayo pag nagla-lunch tayo. Yes. Yeah. So for us, hindi mahirap tumanggap ng comment, ng feedback from our leaders, of our peers. Because ramdam na namin yung puso nila eh, like apart from work, di ba, kumbaga parang may relationship na nabuo. So it's easier to to receive the feedback kasi alam mong it's not personal, it's coming from tawag dito, from an intention na yung overall output ay mapabuti. So regardless if may conflicting let's say opinions, alam natin na we're gonna solve this together, no? Hindi yung parang hindi ko gusto pride yung opinion agad niya, pride agad na una. Di ba sir, yung sinabi mo tungkol kay Sir Alvin, grabe. Paano naman, let's say team, di ba, tapos ang nagkamali yung leader, paano ngayon sa team? Hindi nangyayari yun. Okay, new episode. Doon pa lang, mali ka na. Paano yun? Doon pa lang, mali na. Ang tendency kasi, yung mga members, pinag-uusapan nila, kasi ayaw nila, tamba yung confront, or ayaw nila sabihin na, actually, sir, or team leader, actually, kayo po ang kamali. Hindi din, ang hirap, no? Sabi nila, saan ako nagkamali? Ayun nga. Yan. Ngayon, ang puso ko'y sawi. Tama. Yan. So, again, prayer nga. Tama, Chef. Kasi, hindi natin alam agad anong initial reaction. Pero, kasi if you believe na the Lord put you together as a team, tas, di ba, may way pa din eh. Unang-una, syempre, yung you humble yourself, di ba? Yes. Yung hindi porket ikaw leader, ayaw mo na makinig or something. Siguro po, for me, if rooted kang leader, ma-appreciate mo if nagbibigay din ng feedback sa'yo yung mga member mo. Even if, criticism yan, like, something na ma-hurt yung pride ng leader. Pero kasi, dapat ma-appreciate, makita ng leader na it is a fruit. Kasi may courage na yung members. Siyempre yung member with all humility pa rin na sabihin yun. With all respect pa rin, hindi yung arrogant magsabi. Kumbaga, two-way. Sabi nga ng comment natin sa previous, di ba, na alam mo yung maturity sa'yo. Paano mo alam kasi, kung mature ka na? Kasi you can accept criticism or a correction pa rin. And yet, hindi threatened sa'yo yun. Mas ma-appreciate mo. And you're also willing to submit. I agree. That's good. Yeah, relationship ka is very important. It's key talaga sa team building. Team building relationship. Yeah. Dami natin kailangan i-apply. So, lahat ba nang napag-usapan natin, kailangan natin i-apply sa team natin. Kasi relationship, kasi kung ayos relationship natin sa Panginoon, di ba? Yeah. Kung yung vertical, yung horizontal din natin. Nasasabihin ko gano'n, di ba? Yeah. Cross. Yung unang-una, dapat ayos yung relationship vertical. Natin. Vertical. Yep. And
lahat, and then yan. Ayun, ayun. Tapos ganun. Ayun, ito yung pinaka, I think, important to as a last question. Paano natin masusuportahan ang mga team members na nade-discourage o nakaranas ng failure? How do we support them as leaders? Ayun, may bagong volunteer and may mali siyang ano. How do we... I think ganun pa rin yung answer. Mm. Yes. I mean, yun nga, yeah. Ba? Yeah. You have to build friendship with them, diba? Mm-hmm. I-mag-make ka ng foundation. Bond with them. Mm. Talk with them. Know them. Yeah. Siguro, appreciate them. Yeah. Aside from that, siguro, dapat ma-feel ng bawat isa, na members or sa team or sa ministry or sa church, may room for discussion. May room na pwede silang lumapit sa somebody or hindi threatening na maunawaan sa hindi sila i-judge. Yung accepting pa rin eh, acceptance pa rin. And sometimes ako may, sa experience ko din, may mga friends ako na tinatanong ko, bro or sis, ano, you just, I'm here, you just want me to listen? Gusto lang pala mag-pour out, magsabi. Mm-hmm. Pero pag ear. Hiningi yung advice ko, hiningi ang prayer ko, I'll do that. Pero pag in-invite lang ako, kasi gusto lang mag... Huwag mong pangunahan. Oh, yeah. Meet them where they are. Kasi tsaka, isa din siguro yung sensitivity din. Kasi kilala nyo ako, di ba? Masayain. Pero the moment na naging parang, okay ka lang kuya eh, may nagtatanong sana ganun eh. Kasi I feel parang down or... so those things din, hindi yun. Eh, okay lang yan, ako... yung ganun ba? Ganyan lang talaga yan. Yan, yung pagiging sensitive din, tsaka pag hindi threatened yung nakaka-member natin na discouraged siya, takot siya magsabi. Sana may ganung atmosphere sa team na pwede kong sabihan si Chrissy, Kuya JR, or si Pastor. A way for me to encourage somebody na discouraged. Mm-hmm. I think I would kakausapin ko sila, of course, personally, and I would have to make sure na maalala nila yung core reason kung bakit sila nag-volunteer in the first place. Kasi kung yung core reason nila is anything na napilitan, na ganito, na ganyan. They really have to find a reason, a personal reason to serve, volunteer. Wala tayong problema pag yung puso nila is in the right place. Yeah. Pero pag yung tipong, sinabihan po kasi ako ng parents ko eh. I mean, may kanya-kanyang journeys. Meron talaga mga ganun. Napilitan o tagay kasi ako ni Pastor dito eh. Kanya-kanyang journeys. Diyan din nagpa-play yung sensitivity, no? Pero sensitivity to what the Lord has placed on them. So it's important for you as a leader na you have to be constantly talking to God while constantly talking to your members. Na, preach. Na, Lord, what is your will for this person? Ano ba? Tatanggalin ko na to kasi parang hindi siya ano dito eh. Parang... Hindi siya fit or... Hindi siya fit or should I... Ano... we can give all the advice no we want, pero there's never gonna be a template kasi yung susundan lang talaga natin yung absolute, yung Diyos lang talaga eh. may mga story na ano talaga eh, na specific talaga eh, si Lord sa buhay na yun. lahat naman and sometimes we really have to take a step back. Lord, yung due process ba na usually ina-apply namin sa team, yung standard, i-enforce ko rin ba sa tao na to? Tama po ba? Diba? So parang, I think the one and most important thing is that you hear from the Lord, that you really get what the Lord wants. No? Yun sa akin. Thank you so much, guys, for answering those questions, trying your best. Dami ko po natutunan, lalo na sa mga kuya at ate, ate Chevy. Thank you, Tito. Mga jokes. Tito. Sige, before, I usually i-ask ko muna yung takeaways natin, pero I'd like to move on muna yung sa question. So ang tanong last time, how do you say na mature ka na sa media ministry? And ang gaganda ng mga ano, mga sagot ng mga tao. Okay, from Ate Kit Luwat. Kapag na-realize mo na marami ka pang hindi alam kahit marami ka ng alam,
In short, learner's mindset. Oh, that's good, di ba? Si 30, sabi niya, kapag kaya mo na daw ipasok yung USB na first try, sa first try pa lang. Hindi ba titignan yung port? Pero ito, gusto ko yung, ano, yung comment ni Ms. Ren. Sabi niya, when you take correction and criticism in a positive way, when you no longer look at other people, but instead focusing on your ministry to God, hindi ka na nagbibilang ng gawa and nagko-compare sa iba. Yes. Okay, ganun kasi. Pero yeah, we have a winner for ano, for that ano, question of the week. Ang comment niya, napakasimple lang. I really like this comment na nabasa ko. Sabi niya dito, when you are mentoring by letting go, so others can serve. So ang nag-comment niya, si Sir Mark T. So friend natin, congratulations, si Sir Mark. Pastor Sir Mark T, Boss Mark T, just salamat po for us. That comment. So yeah. Yeah, so we have a new question. Yeah, the new question. Magsagot lang po kayo doon, then we'll pick the winner for, para sa next podcast natin. Mm-hmm. So the question is, what is your church media ministry pet peeve? Arf. No, joke lang, not that yan. Anong pet peeve? So ang pet peeve ay yung mga maliliit na bagay na ano, sobrang irritating sa inyo. Or naiinis ka. Yeah. Ka, yung... Parang unbearable sa iyo. Hindi naman daw kahit naman daw sobrang laking issue, pero parang na-trigger siya pag nangyayari. So ano yung mga pet peeves sa inyo, mga ministry? Like siguro ano ba? Pwede mo siguro example. Like example yung palagi na every Sunday nagfi-feedback yung mic. Yes. Oh, parang ganoon, oh. As simple as that. O kaya yung mga nagsasaksak sa 110 ng ano. Ako isa sa pinaka sa akin yung gusto lagyan ng echo yung si pastor nag-echo. Echo. Parang karaoke na. Nangyayari po yun pag ano, yung nabigay na mic, yung mic ng worship leader, tapos nabigay sa preacher. Oh, so yung boss niya. Echo yung tipo. Naka-mix. Na. So, lastly, eto na. Ano ang takeaways natin sa napag-usapan kanina? Ako na ako. So mabilis lang sa akin. Siguro sa akin ano, mahalin niyo na lang yung mga teammates niyo. Everything will work out if you look at them through the lens of love and knowing that they're called by God to minister in whatever capacity that they're in, sa church man 'yan, sa media ministry where you're at. Just love them. Yes. Siguro ako, speaking of love, siguro i-enjoy niyo yung teaching them, yung put love, yung i-enjoy yung teaching, hindi burden yung pagtuturo, even kahit pagko-correct, hindi siya burden. Kasi sama-sama kayo mag-grow, mag-learn, at enjoy lang para yung totoo at authentic yung worship nyo as a team pag kayo nag-worship. Mm-hmm. Hindi siya naging work lang yung gitarista. Every Sunday, he needs to go to church kasi mag-play siya. No, sana yung ganun ba, with love. Ano, practice humility, na kahit leader ka, important pa rin na mag-seat ka sa leader mo, previous leader mo, or sa mentor mo, para hindi ka ma-discourage as a leader. Yes. And again guys, tandaan natin na bilang church media volunteers, hindi tayo tinawag para maging perfect. I don't think we are perfect at all. No? But tinawag tayo para maging faithful. Yun yung pinaka-importante. So, in the process, may pagkakamali tayo. Pero ang importante, how do we bounce back? Ayun. Sabi nga sa ano, yun, Proverbs 24:16, ang matuwid ay nabubuwal ng pitong ulit, ngunit muling bumabangon. Paalala na lang to, na kahit madapa tayo, grace pa rin ng Diyos yung dapat paangat so, sa atin. Pitong ulit na babangon. Tama sabi na? Yeah. Pero hindi siya babangon para durugin ka. Babangon siya from the mistake. Yes. So we are not ayun, kung napapressure kayo, you are not defined by your mistakes. Kung magkamali kayo dun, may feel nyo kasi na nakaka-crush na eh. In that moment. Pero tandaan nyo, little problem lang yan. Ang Diyos ay ano, forgiving. Yes. Ang Diyos ay merciful. He is grace. Amen. He is gracious. Buti na lang ganun si Lord, no? Yes. Yes. So kung mawalwalan ka man ng leader mo or let's say paulit-ulit ka na sa mistake mo, always know that the Lord has always the Lord always understands, and the Lord will always be there and will be your strength. Ayun. So I just encourage you guys to keep serving.
hindi nyo kailangan agad tumakbo. keep learning. Take it as an opportunity to learn. Yun yung pinaka takeaway dun. At nandaan na ginagamit tayo ni Lord, ginagamit tayo lahat, even in our mistakes. Amen. That can be a story for somebody to learn. And that's what we're doing here, na in our mistakes, we want everybody to learn something. And in your mistakes, no, may natutunan din kami. Correct. Yes. For His glory. Yes. So yes, this podcast is powered by Asia Pacific Media. We are a media ministry based in Ortigas Center, Pasig City, whose mission is to advance the gospel by empowering Christ followers to use media and technology effectively. Follow us at AP Media PH at Facebook and YouTube page. Yeah. Also, follow us dito sa Spotify. Uy, paingi kami ng rating. Pa-rate naman kami. Comment kayo doon. And, you know, it helps our podcast to grow more. Para marami rin baka... Yeah. Give feedback also so we know how to make it better. Yes. Yes po. Then also, join our Media and Ministry Forum Facebook group. Doon po tayo nagbibigay ng question of the... Yes. So yun yung mga nananalo sa contest natin. So join po. Yes. So malay nyo. Diba? Pag sumali kayo next time. Yeah, we'd love to have you here. Thank you so much. Yeah, we're salamat finally po. Done. Salamat po. Thank you for joining us. Maraming salamat. Thank you. God bless you. Thank you for listening to the Black Shirt Crew podcast. Let's continue this conversation by joining our Facebook community group at Media and Ministry Forum.